Tayo ay tumayo upang aming sabihin ng ating Panginoon na dakila sa lahat. Sandali po tayong manghihingi. Mahabagin Ama sa langit, narito po kami sa iyong harapan. Nagpupuri ka, papasalamat, Lord, sa lahat na pagpapala na meron kami sa nakaraang linggo. Thank you, God. Thank you for your love. Thank you for your care, Jesus. Thank you for your protection. Father, kami po ay lubos na maligaya dahil, Lord, ito na naman. Haharap na naman kami sa iyong harapan, oh God, sa iyong paanan ng Panginoon. Pagpuhin ka, pasalamatan ka sa tunay mong pagpapala sa araw-araw sa amin. Father God, we offer unto you, Lord, everything. Panginoon na meron kami, O God. Lord, ganun din po sa aming pananambahan ngayon sa oras na ito. Pagpalain mo, Panginoon, tutugtog, aawit, O God, samahan sila, banal na spirito, Panginoon, upang tunay kami makasama sa iyo, Panginoon. Lord, ganun din po ang magbibigay ng balita, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa kanya ng mga sasabihin, mga salita, ang nagbibigasin po kami makumpala, Diyos. Father God, ganun din po sa mga ushers, O God, Lord, sa lahat, Panginoon, na gagalaw sa buong sambahang ito, Panginoon, Panginoon, magmuna ka. Ikaw lang, Panginoon, ang aming isipin, ikaw lang ang aming sambahin. Panginoon, nagpapasalamat kami ng Diyos sa oras na ito. Salamat po, Lord, na gabi po ako, Panginoon, ang aming muling kabayanan, Panginoon, upang ikaw ay mapasalamatan ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, we give all thanks to you, Father, in Jesus' name. Lumapit tayo sa Kanya nang may pasasalamat at masaya natin isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. Amen! Alam na, niniwala po ako na isa itong dahilan kung bakit tayo narito upang papurihan at dakilain ang pangalan na ating Panginoon. Amen! Amen! Kaya mga kapatid, wala tayo nang gagawin kundi ang umawit sa pangalan ng ating Panginoon. Yes, Lord! Thank you.
ngayong araw ay narito sa lugar na ito. Patuloy po maawas at hindi po napapatid ang mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Lalong-lalo na po ngayon na tayo ay nasa ilalim ng Kanyang lilim. Amen. Amen. Nakikinig ang langit sa inyong amen. Malakas na amen. Malakas na hallelujah. Sa'yo lamang hindi.
30 seconds, pasalamatan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pamulihan natin siya. Bigay natin ang malakas na palakpak. So, iyahan po natin umawas ang patuloy sa aming malagupong. Tayo'y sisiga, tayo'y magagala, tayo'y magbubo. Ngayong umaga ay nalulungkot ka ba?
Yan po ang napili kong pamagat ng ating pag-aaralan ngayong umaga. Dahil pag-uusapan natin ang buhay ng isang propeta, na gaya natin ay nakakaranas din ng kalungkutan at panghihina ng loob. Ang propeta na aking tinutukoy ay walang iba kung hindi si Habakuk. Nakakatuwa pong basahin ang kwento ni Habakuk dahil parang pag-uusap ito ng isang pasyente na nakakaranas ng depression at ng isang doktor o psychologist na ibig maibsan ang dinadanas na kalungkutan ng kanyang pasyente. Doon po sa kwento, ang pasyente ay walang iba kundi si Habakuk. At ang doktor naman ay walang iba kundi ang Panginoon. Atin pong silipin sandali ang naging pag-uusap sa kwento ni Habakuk. Tingnan natin ang chapter 1, verse 2. Ang sabi doon, sinabi ni Habakuk, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo bago niyo ako sagutin? Kailan pa po ba ninyo kami ililigtas sa mga karahasan ito? Verse 3, bakit po ninyo ipinapakita sa akin ang mga kasamaan at kaguluhan? Kahit saan ay nakikita ko ang pagpapatayan, karahasan, higwaan at pagtatalo. Kita ninyo, parang pasyente si Habakuk na nakikipag-usap sa isang psychologist at kanyang ikinikwento kung bakit siya nadidepress at natotrauma. Ayon sa kanya, wala na daw siyang nakikitang maganda sa mundo. Nakakatrauma daw ang nangyayari dahil puro na lang patayan, karahasan, gulo ang mga nakikita niya. Para siyang nakatira sa isang lugar sa Mindanao na walang tigil ang gera. Puro na lang putukan, awayan at patayan. Kaya hindi matahimik si Habakuk. Magulo ang isip. Palagay ko hindi makatulog, umiiyak, hindi panatag ang kalooban. Sa punto pong ito ay tingnan naman natin, ano kaya ang sanhi o ano kaya ang sanhi ng depression ni Habakuk? Tingnan natin ang verse 6. Ang sabi doon, sapagkat pamamahalain ko ang Babilonya, sabihin nga po natin, Babilonya. Sapagkat pamamahalain ko ang Babilonya na ang mga mamamayan ay kilala sa kalupitan at karahasan. Mabilis nilang sinasalakay ang mga bansa sa buong mundo upang agawin ang mga lugar na hindi kanila. Meron po palang bully. Doong panahon ni Habakuk, may bully. At sino po ang bully ito? Babilonya, na wala pong ibang ginawa kundi magmalupit at gumawa ng karahasan. Ang sabi sa verse 13, pero bakit nyo hinahayaan ang mga traidor na taga-Babilonya? Nareklamo siya. Bakit nyo hinahayaan ang pagmalupitan ang mga taong hindi nila kasinsama? Pansinin po ninyo ang trono, Pansinin po ninyo ang tono ni Habakuk habang nakikipag-usap siya sa Panginoon. Nahalata niyo ba pagod na siya? Nahalata niyo ba sawa na siya? Gusto na niyang mawala ang Babilonya na siyang sanhi ng kanyang stress. Kaya pag binasa mo yung Habakuk, pag nakita mo yung salitang Babilonya, pwede mong palitan, stress. Bagay na nagpapastress. Palagay ko, bawat isa po sa atin may kanya-kanyang Babilonya sa buhay na nagbibigay po sa atin ng stress. At kagaya po tayo ni Habakuk, napapadaling tayo at nagsasawa na. Meron tayong mga Babilonya sa ating mga buhay na gusto na nating mawala dahil gusto nating sumaya naman. Ang sabi sa verse 16, dahil marami ang kanilang nabihag, dinidiyos nila ang kanilang kakayahan. Ang bibihag daw ang Babilonyang ito. Kung kaya marami sa kanila na gaya ni Habakuk, nagiging bilanggo ng kalungkutan. Siguro, marami sa atin ang may Babilonya rin sa buhay, dahilan kung bakit nagiging bihag tayo ngayon ng kalungkutan at Babilon at depression. Yan po ang Babilonya ng ating buhay. Ang sabi ng verse 17, kaya Panginoon, magpapatuloy na lang po ba ang kanilang walang awang paminihag at paglipol sa mga bansa? Inilipol daw ng Babilonya ang bayan ni Habakuk.
kaya siya nalulungkot. Palagay ko, sa buhay natin ay may mga Babylonia din na lumilipol sa magandang lagay ng ating isip at kalooban, kaya tayo nagiging malungkot minsan. Kapatid, sa oras na ito, meron bang Babylonia sa buhay mo na nananakot? Meron bang Babylonia na nangbubuli sa iyong isip? Meron bang Babylonia na nagdadala sa iyo ng stress? Meron bang Babylonia na gumagawa ng karahasan sa iyong isip, kaya may mga gabi na di ka makatulog, iyak ka ng iyak, at napapagod na? Maaaring ang Babylonia mo ngayon ay isang hidwaan. Meron kang hindi kasundo. At yung sitwasyon na yon ay nagbibigay sa iyo ng matinding stress. Maaaring ang Babylonia mo ay isang karamdaman na nagbibigay sa iyo ng takot. Maaaring ang Babylonia mo ay pagkalugi sa negosyo o kaaway sa negosyo. Maaaring ang Babylonia mo sa oras na ito ay mga samot-saring alalahanin sa buhay gaya ng bayarin at pondohin bukas, araw ng Lunes. O maaaring ang Babylonia ng iyong buhay sa oras na ito ay walang iba kundi ang pandemic na ito. At sa hindi may paliwanag na dahilan, natatakot ka at natotroma, buhat ng magsimula ang pandemyang ito. Ang sabi po ng chapter 1 verse 7 at chapter 3 verse 14, kinatatakutan sila ng mga tao. Ginagawa nila ang gusto nila at walang makakapigil sa kanila. Kagalakan nila na lipulin kami mga kawawa na nagtatago dahil sa takot. Ang daladaw ng Babylonia ay takot. Ang takot po ay maaaring senyales ng isang tao ay may trauma o may depression, dala ng matinding pagkabahala sa buhay. Kaya kapatid, meron bang Babylonia ngayon sa buhay mo na nagbibigay sa iyo ng matinding takot? Kapatid, kagaya ka ni Habakuk, meron kang kinakaharap na Babylonia. Ang sabi ng chapter 2, verse 1, sinabi ni Habakuk, aakyat ako sa tore, aking babantayan at hihintayin ko kung ano ang sasabihin sa akin ng Panginoon at kung ano ang kanyang sagot sa aking hinaing. Pansinin po ninyo kung anong ginawa ni Habakuk nung hindi na niya makayanan ang Babylonia sa kanyang buhay. Ang sabi, doon sa binasa natin, naghanap siya ng kausap. Nung depressed na siya, nung lungkot na itong si Habakuk, naghanap siya ng makakausap. Pwede bang sulyapan ulit ang iyong katabi at sabihin mo sa kanya, baka kailangan mo na ng kausap. Huwag mong solohin. Narito ako. At doon po sa binasa natin, kapuna-puna din na parang pasyente itong si Habakuk na kumukonsulta sa isang doktor. Para po siyang lumapit sa isang espesyalista, sa isang psychologist, upang ikwento ang kanyang hinaing, nararamdaman, at upang humingi na rin ng payo. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ng kwento ni Habakuk na ang Diyos ay parang doktor na handang makinig sa iyo at gusto ka niyang pagalingin. Ang Panginoon ang ating dakilang manggagamot at kaya niyang alisin ang matindi mong kalungkutan. Our God is healer. He is the greatest physician. Kaya kausapin mo ang Panginoon at pagagalingin ka niya. Amen? Ngayong tapos na ang kumonsulta si Habakuk sa Diyos, tingnan naman natin kung anong klaseng therapy ang ginawa ng Diyos kay Habakuk upang siya'y lumaya sa kalungkutan. Tingnan po natin ang ginawa o sinabi ng Diyos sa chapter 1 verse 11. Ang sabi doon, pagkatapos, aalis sila na parang hangin na dumaan lang. Nagkasala sila dahil wala silang kinikilala ng Diyos, kundi ang sariling kakayahan. Ano daw ang mangyayari sa Babylonia? Aalis din. Dadaan lang daw ang Babylonia, pero hindi magtatagal. Ibig sabihin, yung pinuproblema ni Habakuk, temporary lang naman. Lilipas din ito. Sinasabi ng doktor sa kwento na walang iba kundi ang Diyos
na lahat ng problema natin sa buhay, lahat ng Babylonia natin sa buhay, aalis din. Hindi sila permanent residence sa ating mga puso at isipan. Alam nyo, minsan ang isip po natin ay nagsisinungaling sa atin. Niloloko tayo ng ating isip. At madalas, pinapaniwala po tayo ng isip natin na ang depression o kalungkutan ay hindi nagagaling. Sinasabi ng isip mo, malungkot ka na habang buhay. Nag-iisa ka. Kaya po natatakot tayo. Akala natin ang depression ay hindi na mawawala at ito'y habang buhay na natin iindahin. Pero tingnan nyo yung sinabi ng Diyos kay Habakuk na nandidepress ng araw na yon. Ang sabi ng Diyos kay Habakuk, it will pass. Lilipas din yan. Mawawala din yan. Sabi mo nga sa katabi mo, it will pass. It will pass. Totoo. Malulungkot tayo. Totoo, may mga araw na dadanas tayo ng kalungkutan at normal lang naman ang malungkot. Pero pag nalulungkot ka, isipin mo ito. Pag down na down ka, isipin mo ito, this will pass. Lilipas din ito. Dahil may araw na paparating na magiging okay ka na ulit. Magiging masaya ka na ulit. Malalagpasan mo yan, makaka-move on ka, at gagaling ka. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sa chapter 2, verse 8, ang sabi ng Panginoon, dahil maraming bansa ang inagawa ninyo ng mga ari-arian, iyan din ang gagawin sa inyo ng mga natitirang tao sa mga bansang iyon. Mangyayari ito sa inyong pagpatay ng mga tao, mangyayari ito sa inyong pagpatay ng mga tao, pamiminsala sa kanilang mga lupain at mga bayan. Dito po sa verse na to, ina-assure ng Diyos si Habakuk na lulubayan din siya ng problema. Mananawa din yung problema. Katagalan, lilipas din ang bagay na nagbibigay sa kanya ng stress at lalaya siya. Kaya kung ikaw, kapatid, ay nasa siso ng lungkot, sabihin ko sa iyo, season lang yan. Dadaan lang yan, aalis din, at lilipas. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, sabihin mo sa kanya, encourage mo siya, sabihin mo sa kanya, season lang yan. May magandang araw na naghihintay sa iyo. Amen? Habakuk, huwag kang masyadong malungkot. Okay, malungkot ka ngayon, sige, okay lang. Pero sabihin ko sa iyo, may araw din, sasaya ka ulit. Verse 12, sabi ng Diyos sa Babylonia, nakakaawa kayo, kayong nagpapatayo ng lungsod sa pamamagitan ng kalupitan. Handa kayong pumatay, maitayo lamang ito. Verse 13, sabi ng Diyos sa kalaban ni Habakuk, sa Babylonia ang nagbibigay ng stress, pero ang mga ipinatatayo ninyong iyon sa mga tao na binihag ninyo ay susunugin lang naman. Kaya mawawala ng kabuluhan ang inyong pinagpaguran. Itinakda na iyan ng Panginoong makapangyarihan. May araw daw na magagabi din ang Babylonia ng buhay mo. At ang Diyos mismo ang nagtakda ng araw na yon. Kaya Habakuk, magtiwala ka na maaayos pa ang lahat. Habakuk, itong pandemic na ito, magwawakas din, malapit na. Itinakda ng Diyos ang katapusan ng season na ito. Take courage, Habakuk. Yan ang sinasabi ng Panginoon. At kapatid, yung Babylonia ng buhay mo, magwawakas din yan. Malapit na. Kapit lang. Itinakda ng Diyos ang araw ng katapusan ng Babylonia mo. Malapit na. Makakaahon ka din. Makakabayad ka din sa lahat ng iyong mga utang. Makakatapos din ang pag-aaral ang iyong mga anak. Makakapagpundar ka din ng mga ari-arian para sa iyong pamilya. Magkakanegosyo ka ulit. Mababawi mo ulit ang mga nalugi sa iyo at gagaling ka pa sa iyong karamdaman. Babayin din ang asawa mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, yung asawa mo. Babait din.
Amen. Maaaring ang Babylonia mo ngayon ay asawa mo. Nagbibigay sa'yo ng stress. Pero sinasabi ng Panginoon, lilipas din yan, babait din yan, mananawa din yan. Amen. Madadala din yan. May mga bagong opportunities na paparating, itinakda na yan ng Diyos. So take courage, Habakuk. Verse 2, ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk, isulat ng malinaw sa sulatang bato. Wala kasi silang papel, kaya bato. Sige nyo, mag-iprint sila ng araw, bato ang gamit. Isulat ng malinaw sa sulatang bato ang pahayag na ito para madaling basahin. Verse 3, isulat mo muna ito. Dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Pero talagang matutupad ito at hindi mabibigo. Hintayin mo kapag nagtagal ng kaunti, maghintay daw. Dahil tiyak na mangyayari ito, mangyayari daw talaga. Dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon at hindi maaantala. Sinasabi ng Diyos kay Habakuk, kuha ka ng papel para hindi ka masyadong malungkot. Kainin po, and then, hindi kakainin. Ang gagawin ni Habakuk sa papel, isulat mo yung inaasahan mong maganda sa hinaharap para madistract ka naman dyan sa kalungkutan mo. Isulat mo yung mga gusto mong mangyari at maranasan. Isulat mo yung gusto mong marating ngayong taon, Habakuk. Huwag kang masyadong mag-dwell sa present para hindi ka na-depress. Hindi mo na mababago ang nakaraan at ang mga nangyari na. Move on, Habakuk. Bilangin mo yung mga magagandang nangyari sa buhay mo at gusto mong mangyari sa iyong buhay. Habakuk, your life is not that bad after all. May mga magagandang pangyayari sa buhay mo pero hindi mo makita kasi lunod ka na sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo ngayon. Habakuk, nalimutan mo na yung mga magaganda mong pangarap sa buhay dahil natabunan na ang mga ito ng sobrang lungkot. So Habakuk, sabi ng doktor, kuha ka ng papel. Isulat mo mga pangarap mo sa buhay para hindi mo malimutan. Remind yourself, take courage and be free. Hindi ba marami po sa atin parang si Habakuk? Nakafocus tayo sa 1% na negative sa ating buhay na nalilimutan natin yung 99% na positive. Yan po ang nangyari kay Habakuk eh. Nakafocus siya doon sa nangyayari sa present. Nalilimutan niya ang ganda ng future. Nalilimutan niya ang daming ginawa ng Panginoon in the past. Nakafocus si Habakuk sa 1% na pangit na nangyayari sa kanyang buhay. Nalilimutan niya may 99% pang maayos. Mas minamagnify niya yung 1% na hindi maganda, eh may 99% pa sa buhay niya na maayos naman. Mas nakatitig si Habakuk sa 1% na nawala sa kanyang buhay, eh meron pang 99% na natitira. Nakafocus siya sa kung ano ang wala, eh yung mga bagay na pagpapala ng Diyos na dinadanas niya sa buhay, hindi na niya napapansin kasi kinakain na siya ng kalungkutan. Kaya sabi ng Panginoon, kuha ng papel, isulat mo, tulungan mo ang sarili mo para makita mo yung magagandang bagay na binibigay ko sa iyo kasi nakakalimutan mo na kasi nakafocus ka sa maling bagay. Amen! Yan po ang ginagawa ng depression. Pinapaniwala tayo na ang pangit-pangit ng buhay natin at ang lungkot-lungkot ng buhay natin. Pero lahat ng sinasabi sa atin ng depression ay pawang mga kasinungalingan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pauto. It's true. Life can be frustrating. Life can be disappointing. But life is not totally bad. Kaya ang sabi ng Diyos kay Habakuk, isulat mo ko anong maganda. Isulat mo ko anong positive. Doon ka mag-dwell at ipagpasalamat mo yon. Life is beautiful. Cheer up, Habakuk. Kausapin mo ang isang Habakuk ngayon. Sabi mo sa kanya, kuha ka ng papel. Sabi mo sa isang pang Habakuk sa nasa likod mo, cheer up. Binipas din ang lahat. Amen. Makaka-move on ka din. Amen. Binaasa ka ba? Iniwan ka ba? Makaka-move on ka din. Nalugi ka ba? Makaka-move on ka din. Para bang hinipan ng kapital, mababawi mo din yon. Sinasabi ng Panginoon, Habakuk, maayos din ang lahat.
Amen. Now, tingnan po natin kung ano naging epekto ng therapy ng Diyos kay Habakuk. Nagbunga kaya ang pakikipagdaldala ni Habakuk sa Panginoon. Ang ganda pong basahin ng Habakuk kasi daldal lang siya ng daldal sa Panginoon. Ang Diyos naman, tahimik, nakikinig lang. Masarap to usap ng Diyos, no? Kaya pag nalulungkot ka, kay Lord ka na lang makipagdaldalan kung wala kang mahanap na kausap. Kasi baka yung mahanap mong kausap, i-chismis pa yung pinwento mo. At least si Lord makikinig. Ito'y therapy ka ni Lord. Tutulungan ka ng Panginoon through His Word. Amen? So tingnan po natin kung anong naging bunga ng therapy ng Diyos kay Habakuk. Chapter 3 verse 16. At dahil sa ipinapahayag na ito ng Panginoon, o dahil daw sa counseling ng Panginoon, matyaga kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalakay sa amin. Aba, parang nagbabago na ng aura si Habakuk. Iba na yung tono niya. Kanina ang lungkot-lungkot ni Habakuk, ngayon masaya na siya. Ngayon mababakas mo na yung hope sa pananalita niya, iba na magsalita, gumagaling na siya. Amen? Gagaling ka din, kapatid. Verse 17 and verse 18, tingnan niyo po si Habakuk, ang sabi niya, hindi man mamumunga ang mga punong igos, o hindi man namunga ang mga punong igos, hindi man mamunga ang mga punong igos, ubas at ulibo at walang aanihin sa mga bukirin. At kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagligtas sa akin. Praise God! Kanina depressed na depressed siya, takot na takot. Aba ngayon, masaya na siya, nagagalak na siya. Nakakapag-tiktok na siya ulit. Hallelujah! Nakakapagpaparampampam na siya ulit. Hallelujah! Alam na alam ni Patrick yung pamparampam. At pansinin po ninyo yung verse na to. Pansinin ninyo, di ba ang saya na niya? Pero pansinin ninyo, yung problema hindi pa rin nawawala. Nandun pa rin yung Babylon niya. Bakit? Kasi sabi ni Habakuk sa verse na to, kahit hindi mamunga ang igos, ang upas, ang olimpo, kahit walang ani, kahit mamatay mga hayo, okay lang, masaya na ako ngayon, pinagaling na ako ng Diyos, kahit nandyan ang problema, kahit nandyan ang stressor, kahit nandyan yung pangit na sitwasyon, kahit na may pandemic, masaya na ako, nagkakalang na ako dahil pinagaling ako ng Diyos, dahil may kausap akong Diyos na nakikinig sa akin, inililigtas ako, pinagagaling ako, hallelujah! Ng Panginoon, hindi na wala yung Babylonia. Pero iba na ngayon si Habakuk, hindi na siya naaapektuhan kasi kadaldala na niya ang Diyos. Verse 19, sabi ni Habakuk, siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. May Babylonia pa rin, pero ang sabi niya, kaya ko na. Malakas na ako. Pinalalakas niya ang aking mga paa tulad ng mga paa ng usa upang makarating ako sa mataas na lugar. Hindi na siya sad. Happy na siya. Hindi na siya pinaghihinaan ng loob. Powerful talaga ang may kausap. Kaya kapatid, pag medyo nadidepress-depress ka, yun nga, hanap ka ng kadaldalan. At syempre, sabi ko nga kanina, ang best na kausap, walang iba kundi ang ating Panginoon. The Lord is the best psychologist. The Lord is the best counselor. The Lord is the best doctor. Sa Kanya ka magkwento, sa Kanya ka magsumbong, at yung ipapayo sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita ang magpapalaya sa iyo at magpapagaling sa iyo. Amen? Yan po ang naranasan ni Habakuk. Nung marinig ni Habakuk ang words of God, matapos niyang ihinga lahat ng kanyang daing, gumaling siya. Wala akong ibang nagpalaya kay Habakuk kundi yung words of God. Yun po ang naghilong sa kanyang sugat, sugat ng kanyang damdamin. Na-release itong si Habakuk nung marinig niya ang words of God. Kaya po ang best therapy. The best medicine for sadness, the Word of God. Amen. Basahin natin ang salita ng Diyos. Mag-meditate tayo sa mga pangako ng Panginoon. And as we do that, yung mga sugat ng ating damdamin, gagaling.
bilang pagtatapos po sa mensaheng ito, I want to answer the question, where is Christ in the story of Habakkuk? Nasaan si Kristo sa kwento ni Habakkuk? Number one, the story of Habakkuk reveals Jesus as our intercessor who groans and prays for us before the Father. Si Habakkuk, mapapansin po nyo, dumadaing siya sa harapan ng Ama at nananalangin alang-alang sa kanyang bayan. Ganyan din po ang ginagawa ni Kristo ngayon. Dumadaing siya sa Diyos kapag may problema ka. Narinig niyo yun? Pag may problema ka, pag may hapis ka, pag may pasanin ka sa buhay, katulong mo si Jesus na dumadaing sa Ama. Sinasabi niya sa Ama, nahihirapan na po ang inyong anak, tulungan niyo po siya. Will you bless your son, your daughter, alang-alang sa ginawa ko, Panginoon? Pangalawa, the story of Habakkuk reveals Jesus as the healer of our souls. Sabi po ng Isaiah 53 verse 4 to 5, surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes we are healed. Inabsorb daw ni Jesus lahat ng ating griefs and sorrows, lahat ng ating kalungkutan. Inabsorb ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang latay, sa kanyang paghihirap, ang ating kalungkutan ay gumaling. Amen. Number three, the story of Habakkuk reveals Jesus as the incarnate word that saves us. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na narinig ni Habakkuk, ang bayan ng Diyos ay naligtas mula sa pagpapahirap ng Babylonia. At sa pamamagitan naman po ng salita ng Diyos na si Kristong nagkatawang tao, tayo na kanyang bayan ay naligtas mula sa pagpapahirap na dulot ng kasalanan. Wala na pong paghatol na nalalabi sa ating lahat. Tayo ay napatawad na ng Diyos dahil sa pagpapakasakit ni Kristo para sa atin. Wala nang guilt, wala nang shame na nagpapahirap sa ating mga damdamin because you and I are now forgiven because of the blood of Jesus. Amen? Let me announce to you this good news. You are forgiven. Kung ang Babylonia mo ngayon ay guilt, shame dahil sa mga kalokohan mong ginawa in the past, sa mga pagkakamali mo in the past, pati yung kasalanan mo na akala mo hindi na mapapatawad ng Diyos, let me reveal to you this truth. You are forgiven. You are free. Rejoice! It's a new day! Hallelujah! You are healed! Are you all blessed, Habakkuk? Amen. We are the Habakkuk generation. Dating malungkot, pero masaya na ngayon dahil sa Panginoon. Manalangin po tayong lahat. Let's all bow our heads. Let's pray. Thank you, Jesus. Lord, let your healing ministry be upon this place. Panginoong Jesus, wala pong ibang kayang magpagaling sa amin kundi ikaw lamang. Lord, alam po namin na marami sa amin ngayon ang may mga Babylonia sa kanya-kanyang mga buhay. May mga dalamhatid, kalungkutan, may mga stress, Panginoon. Ngunit sa oras po ito, dalangin po namin na ikaw ay magpagaling. Magbigay po kayo ng katahimikan sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Let there be freedom, let there be peace, and let there be joy, O God. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Panginoon, makikinig sa amin. At hindi po kami itinatakwil. Father, we give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tatawagin po si Pastor Nestor para po sa ating communion service. Pwede na po tayong tumayo.
Panginoon na Panginoon. Pusan po natin ang pagdunod ng Diyos. Hallelujah. Parang nais kong istorya ng kampanya nangyari sa bansang Yuda. 70 years sila sa Babylonia. Tama yung sabi ng Word of God na panandalian na sapagkat may ginawa ang Diyos na pamamaraan. Sa Nebu God, pinadala niya yung hari ng Persia, the soldiers of Persian government, which is the modern day Iran. Babylon, ang Babylon po ay Iraq. Modern day Iraq. So, sino po sa Babylon po ay mga Iraqis yan. Pero after 70 years, yung iba sinahapa po. At nung maghari na si, yung hari ng Persia, ang taga-Iran na si Cyrus bago si Darius, sila ay mandated by God to release from captivity all the Israelites or the Judah. At sila po balik to rebuild the temple. Harapan ko natin ang Panginoon. So, ano man ang problema talaga naman sa point, Pastor Joshua, this is his son. Ikatapos na niya. At ang naganap noon, nagaganap ulit ngayon, ulit lamang ang pangyayari, sabi ng akumad ng pangangalan. Are you ready for the communion sa kapag ng Panginoon? Hallelujah. Knowing that we are in the presence of God, mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso at diwa sa Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, papadali ninyo ang tinapay at inumin aming hawak upang maging daluyan ng presensya ng iyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa amin. Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong biyaya at makalangit ng mga pagpapala. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at gawin masigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ni Kristo upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalhatian ay sa inyo, makapangyarihan Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hain para sa mga kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya ipagkalulo, kanyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natataming paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang buhay pagbabalik. Ang gabing siya ay ipagkalulo, ang Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Thank you.
pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan na siyang ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa pag-alaala. Ngayon po tas natin natin ang may Panginoong Jesus, kayo ang aming tagpagligtas. Nagpapawanal, nagpapautismo sa Espiritu. Manggagamot at haring muling babalik. Gawin na matay, nabuhay at muling dadating sa dulo ng kasaysayan. Sa pamamagitan nyo, kasama nyo at sa inyo at sa pinong ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kaluhalatian ay sa inyo. Aming Ama ang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Jesus. Your best. Thank you, Lord. Pwede po ba palakpakan muna natin ang ating Panginoon para sa kanyang magandang balita sa ating lahat. Amen? Kamusta yung therapy nyo ngayon, Lord? Okay po ba? Amen. No, laglag na yung mga habakuk sa ating mga buhay. Amen? So ngayon, ilagay natin, ay bago pala lahat, bigyan nyo muna ng blessings wave yung inyong mga nasa kanan, nasa kaliwa, at yung mga nasa likod. Yan. Mga guwapo at magagandang anak ni Lord. Amen? Amen. Parang ang ina. Amen. Thank you, Lord. So tayo ay maglagay na lang natin yung mga kamay natin sa ating dibdib, no? At babanggitin po natin yung ating pangako bilang magkakapatid sa ating Panginoon, yung kami ay nagpasya. Sa bilang po tatlo, sabay-sabay po tayo. Isa, dalawa, tatlo. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hubutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. So, pwede na po tayong mga magsupo. At sa pagkakataong ito, meron po tayong mga welcome. Thank you, Lord. Meron tayong mga bagong kasama. Ngayong umaga, pwede po bang tumayo si Christina Agrimano, Franco Agrimano, C.K. Agrimano at Alice Melgov. Ayan. Pwede po ba ito ngayon sila? Ayan. Welcome po. Ano na ba lang sila? Isang blessings made sa kanila. Ayan, from Alfonso, no? So, welcome po sa Blessings in the World Community. Ang bawat isa po ay nagagalak na makasama po kayo ngayong araw. So, pwede po ba ito natin yung kamay po natin sa kanila? At pag-pray po natin sila. Tayo po ay magbanggit ng pagpapala sa buhay ng ating mga bagong kapatid na nakasama po natin ngayong umaga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid namin ito na dinako mo sa iyong sambahan, O God. Lord, naniniwala kami na kanina pa lamang sa iyong mga salita, O Diyos, tinanggal mo na yung mga habakuk sa kanilang mga buhay. And Lord, we pray na sa buhay ng aming mga kapatid na ito, tunay na matagpuan sa iyo lamang yung pagpapala, yung pag-ibig na hinahanap nila, O Lord. At Panginoon, dalangin din po namin na hindi ito yung huli, kundi ito yung maging umpisa na sila ay muli naming makakasama, na papupurihan ka, pasasalamatan sa
gagawin mo sa kani-kanilang mga buhay. Muli po, maraming maraming salamat po at pagpalain mo po ang buhay ng mga kapatid kong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, welcome po sa Blessings in the Word Community. So ngayon po, meron pong nais magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tawagin ko po si Sister Jessa. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. I was very blessed dun sa... Kasi matagal ko na po talaga gustong mag-testimony ka. So, laging merong gustong magpasalamat. So, ayaw ko lang mag-extend tayo. Yun lang po. So, ako po, napakarami ko pong gusto magpasalamat sa mga nakakakilala po sa akin. Alam po yung mga pinagdaanan ko sa buhay. So, I was very blessed today kasi po nag-celebrate po ako ng 31st birthday ko last January 22nd. So, Friday po. Hi, Sister Che po. Umuha ng cake. Thank you po. Favorite po yun. Tapos, ano po? Sarap po. Yung bake po ni Sister Che. Kinentors ko ba? Kinentors ko. Thank you po. At kasabay ko rin po mag-celebrate ang mami ko, ang nanay ko po. Sabay po kami ng birthday. We have the same birthday, January 22nd po. Kaya po, sobrang blessed po ako dahil 60 years old na po ang nanay ko. Malakas, never po na-hospital. Kaya isa pong pinagpapasalamat ko na dumating po siya sa Seniors Club Citizen. Eh, napakalakas pa po. Oo, dalawa na po ang kanyang citizenship. So, ako po yung kapatid ni Teacher Kaline, kung may nakakakilala sa kanya. Sister po niya akong eldest. So, yun po, ako po pinagpapasalamat. Pag-ing history po sa buhay ko po. Nagkaroon po ako ng family, I was 19. So, nag-preggy po ako. Ako ay almost mag-graduate na ng college. So, nung time po na yun, dahil po ako eldest, napakalaki po ng guilt ko. Dahil po ang tatay ko, galing po kami sa isang napakahirap na family. So ang tatay ko ay naglulukha po sa akin na sabi niya, naku, pag nakagraduate tong anak ko, yayaman na kami. Ganon, kasi ako po yung scholar eh. Simula po ako yung bata hanggang graduate po ng college, ako po yung scholar. So nung nabuntis po ako, ay pong asawa ko po pala, yung naka-block ng pogi-pogi po. Ayan po. Akin pong jowa na ngayon asawa ko na. Salamat po kay Pastor Nestor sa laging pangungulit. At kami po ay kinasal after 10 years namin nagsasama. So that was February 2019. So ay this year pala magsa-celebrate kami na aming first year. Pero ako po ay may apat ng anak. Okay po. Nagpapasalamat po ako sa wisdom ni Lord na sabi niya, it's never too late na i-correct natin ang ating mga pagkakamali. Kaya po, nung mga panahon po na nagsasama po kami, is lagi naman po namin pinag-uusapan, pero wala po perfect timing. Kaya po, nung binigyan po ako ni Lord ng signal na, pwede na pong mag-wedding. Okay, so, ginawa ko lang po ang wedding ko ng 3 months. Okay po, so, pero napakaganda po na kinilabasan. Which is, I'm very thankful to God na na-witness ng mga anak ko, ng nanay at tatay ko, nandun po silang lahat. So, I was very blessed ng mga panahon po na yun. At simula po nung ikinasal ako, thankful ako kay Lord. Ngayon po, nagpapagawa na po ako ng 3-story house. Wow. At the age of 31 po, in the making po. Kaya po, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kasi po ako, 10 years po ako guilty sa aking pagbubuntis. At hindi ako nakapagbayad sa aking mga magulang ng paghihirap. Pero ngayon po ay binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na ibalik sa kanila. Yung nakikita nila, alam niya po tayo sa mga anak natin, yung mga bata dito. Habang nagtatagumpay kayo, mas nagiging masaya yung mga magulang natin. Mas doble ang kasiyahan nila. Nakatira man sila sa kubo, kayo nakatira sa mataas na lugar, grabe yung saya nila. Kaya yung achievement natin, lagi natin i-dedicate sa ating mga magulang. At lagi tayong mag-thank you sa kanila, kahit ba masama yung pinanggalingan natin, we're from broken family, nasa sa atin yun. If we believe na kaya natin,
magagawa natin yun. So that there is nothing impossible. At saka naniniwala ako dun po sa inista natin yung mga gusto natin makuha. Diba? Sabi nga ni Lord eh, kung gano'ng kalaki ang tiwala natin sa Kanya, yun ang inista natin. Diba? Kung kunyari gusto mo ng sports car na red, isulat po agad. Malay mo bukas na dyan yung sports car na red. Diba? So ako kasi po, natuto po ako ng ganyan. Alam po ng asawa ko yan. Meron po akong listahan na habang nagtatrabaho ako, malaki yan. Malaki-malaki ka, parang Manila paper. So, laging pag napapagod na ako magtrabaho, titingin lang ako, ay, pag gusto ko pala ng sasakyan. Kailangan ako magtrabaho, pagtatrabahuhan natin. Hanggang ina-achieve po natin, iti-check natin doon, sa checklist na yon ang binigay ni Lord. Tapos po, doon po sa notebook ko na yon, kada sulat ko po, na hindi ko naman alam kung makukuha ko. Nilalagyan ko sa last part, God will provide. Lagi pong gano'n. Tapos may mga verse akong sinusulat na para dun sa mga wishes ko. So, supposedly, parang ngayon po, naubos na lahat yun. Kasi natupad ko na po lahat ng wish ko. Ngayon po, meron na po akong sasakyan. Meron na po akong 3-story house. Tapos, ang mga anak ko po ay nakakakain naman ng maayos po. Ang aking mga magulang ay nakatira na rin sa maayos at nagpapagawa na rin po ako ng isang pang apartment. So, I am very blessed. So, yun po. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na kung kayo po'y nag-iintay ng napakatagal na panahon, darating po ang time nyo, perfect time, na makukuha nyo po ang mga gusto nyo. Kaya po, huwag po tayong mawala ng tiwala sa Panginoon. Kasi po ako, ilang taon din po ako naghihirap. Walang tulog, wala, halos sobrang payat ko, di ba, Pastor? Noong mga panahon, nakita ni Pastor na ako na, ayun dyan, Pastor, pag-pray ko naman ako, nade-depress na ako. Kasi parang gusto mo nang mag-give up. Pero yun nga eh, sabi nga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi darating din yung mga time sa buhay natin, no matter what age we are, kahit 75 ka na, kahit 65, or kahit bukas eh, expiration na natin, let's just trust the Lord. Mag-trust tayo sa process natin. At saka isa na lang pa ang wish ko, kasi po, pero pa pala akong wish, kasi po yung kapatid ko pong sumunod sa akin is wala, nawawala po. So, nawawala po siya, ewan po, hindi po namin alam kung nasan po siya. Hanggang ngayon, sa magto 2 years na, na nawawala po yung kapatid namin. Pero I am still blessed kasi po, pinapanatag ni Lord na kung nasan man yung kapatid po namin, she is safe. And pinapakulog pa rin kami ng mahimbing. Hindi po katulad ng iba na talagang yung nanay po namin malakas, hindi nag-ibisip. So we are still blessed. Kahit po alam namin na siguro may ibang way na limit si Lord sa kanya, sa buhay niya. So, yun lang po at sana po na-inspire po kayo sa message ko. At lagi lang po tayo maniwala sa Diyos at huwag po tayo ma-depress. No? Wala po tayong panahon dahil nag-pandemic, buhay po tayo, wala po tayong sakit. So, lagi lang po tayong maniwala at darating din ang ating mga wishes sa tamang panahon. Thank you, Lord.
chapter 9, verses 11 to 12, na sabi po dito, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. At marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo tinutugunan ang pangangailangan ng mga nananampalataya na nasa Judea, kundi magiging dahilan din ito para marami ang magpasalamat sa Diyos. So, napakabuti po talaga at tapat ang Diyos sa bawat isa sa ating lahat dahil hindi niya tayo nakakalimutang pagpalain. Pero ano po ba ang ultimate motive ng ating Panginoon kung bakit niya tayo pinagpapala? Dahil lamang ba para matupad ang pangarap natin? Para sa ating pamilya? Para tayo guminhawa? So ano po ba ang dahilan niya? Ang sabi po sa binasa natin, upang tayo ay laging makatulong sa iba. At alam niyo po yung ginagawa natin ngayon, yung pagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Isa po itong paraan ng pagtulong. At alam niyo po ba ang bunga ng ating pagbibigay? Ang sabi po dito, marami ang magpapasalamat lalo sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil nakakarinig sila ng salita ng Diyos, salita ng pag-asa mula sa ating Panginoon. At pwede ba nating tingnan ang ating mga katabi? Maging sa likod, sa harap? Alam niyo po, yan ay bunga ng ating pagbibigay. Kung hindi po may nagbigay na ating mga unang kapatiran, paano po kaya natin sila ma-reach out? So alam niyo po, huwag po tayo manghihinayang. At dahil po sa ating pagbibigay, alam po natin ang pangako ng ating Panginoon. Pag tayo nagbigay, ibabalik niya sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. Amen po? So atin na pong ipanalangin ang ating mga kaloob at handog. Panginoon, muli po ay nagpapasalamat po kami sa aming mga kaloob at handog na nasa harapan, Panginoon. Patuloy niyo itong basbasahan at pagpalain niyo po kami lahat upang sa ganun lagi kami maging kabahagi ng iyong banal na gawain ng pagbibigay. Dalangin ko po na pagpalain niyo po ang lahat ng pinagkakitaan namin, ang aming mga trabaho, negosyo, Panginoon, anumang Panginoon ang kailangan namin. Alam ko na ikaw ang Diyos na nagsusupply, Panginoon. Tapat ka, Panginoon, sa bawat isa. Maging ang Panginoon, walang pinagkapitaan sa ngayon, walang trabaho, walang hanap buhay. Nalulugi man, Panginoon, ikaw ang Diyos na magmumultiply at magbibigay, Panginoon, sa amin ang aming mga pangangailangan. Muli po, Panginoon, maraming salamat po at binabalik namin sa iyo ang lahat ng ito sa tamang pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Atin po natin ilalagay sa box sa baba yung ating mga kaloob at handog. Thank you, Lord. Magsitayo po tayong lahat. Kayo po ba'y napagpala? Yes! Sulyapan niyo ulit ang inyong mga katabi. Sabihin niyo sa kanya, take courage. Take courage! Take courage! God is with us. Manalangin po tayong lahat. I want you to lift your hands to the Lord. Father, preserve your people. Protect your people, heal your people, and bless your people. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Go in peace. Tapos na po ang ating worship service. Magkita-kita po tayo next Sunday, and God bless you.